Hello mga ka-IT! So for today, explain ko sa inyo paano mag-set up ng syslog, okay? So basically mga ka-IT, sa devices natin, sa mga network equipment natin, meron tayong tinatawag ng mga logs wherein yun yung mga kaganapan na nangyayari sa mga network devices natin. Let's say for example, tinurn on mo yung isang port. Pag tinurn on mo yung isang port, magkakaroon ng log message. Okay, pag shinutdown mo yung port, magkakaroon ng log message. Pakita ko sa inyo kung paano. So, ito mga ka-IT, nasa R1 tayo. Let's say, for example, pinatay ko yung G00 ni R1. Okay, so punta tayo sa interface gig00. Okay, shutdown. Yan. So, shinutdown natin yung port. Pansinin nyo mga ka-IT, may lumabas na log message. Okay, ito yung sinasabi nating mga instances na nagaganap sa mga devices natin na ini-inform tayo kung anong nangyayari. So, this one, sabi niya dito, link 5 change. Interface gig00 change state to administratively down. Okay? So, makita niyo, itong logs na to, okay, nakastore yan sa mismong router natin kay R1. Nakastore yan sa memory. Okay? So, okay naman siya. Goods yan. Para saan to mga to? Ginagamit to madalas kapag nagkakaroon ng issue sa network or gusto mo mag-investigate ng isang issue. Okay, isa sa mga most common na kino-configure namin or vine-verify namin is yung logs. Kasi doon namin makikita yung mga kaganapan ko, ano mang nangyari. May naputol ba na connection? May nag-flap ba? May nag-shutdown ba na port? May nag-e-error ba? So, ito yung ginagamit namin, itong mga logs na to. Ngayon, ang challenge kasi dito mga ka-IT, by default, yung mga logs na to, nakastore lang kay router. Ngayon, nakastore siya kay router, nakastore ito sa memory. Okay, sa random access memory or sa RAM. Anong ibig sabihin nun? Kapag nag-reboot yung router, nag-shutdown yung router, automatic, lahat ng mga logs, like this one, di ba? Yung interface gig00, itong mga messages na to, mabubura na. Okay? So, may mga instances sa work, kapag network engineer kayo, di ba? Nagkaroon ng issue. Kaya lang problema, nireboot niyo yung router. Kung wala kayong isang way para ma-store lahat ng mga message na to sa isang separate server, okay? Wala kayong magiging clue kung anong naging reason kung bakit na-reboot yung router or nag-restart yung router. So ngayon, magse-set up tayo ng isang way wherein mamatay man yung router, mag-reboot man yung router, yung mga log messages, nililipat natin sa separate server. So paano yun? Turn on natin yung G00. So, no-shut ulit natin, no-shutdown. Pansinin nyo, kapag nag-no-shutdown ako, nagkaroon ng instances, di ba? Nagkaroon ng kaganapan sa router natin. May lalabas na naman logs, which is ito naman. Sabi niya, gig00 change state to up. Yung information na yan, na-store lang yan sa local ni router, sa memory niya. So, ang gagawin natin, meron tayong syslog server dito mga ka-IT, wherein, lahat ng mga kaganapan, okay, sa router natin, ililipat natin sa syslog server natin. Meron tayong tinatawag na mga severity level wherein pwede tayong mamili kung anong klaseng severity or kung gaano kalala yung mga messages, okay, na pwede nating ilipat dito sa server. So, let's say for example, gusto natin na gusto ko yung ganitong klaseng level lang ng information yung ma-receive ko. Yung medyo hindi naman kailangan, huwag na nating ilipat sa syslog server. Pwede yon. So, sa mga next videos natin, i-explain ko sa inyo yung severity. Okay? So, ngayon, magko-configure tayo. Pag-configure natin, babalik tayo sa global config. Okay? So, ang itatype ko dito, logging host ? Okay. Ipo-point ko kay syslog server 192.168.1.100. Okay. Tatandaan niyo mga ka-IT. Make sure na pag nag-point kayo sa syslog server natin, okay, reachable siya. Okay? So pansinin niyo mga ka-IT. Nung kinonfigure natin 'to at nag-exit ako. Okay. May logs na naman na lumabas. Sabi niya configured from console by console. Okay? So sinabi niya dito severity 6. Okay? Informational, okay, sabi dito, logging to host 192.168.1.100, port 514 started. So, ibig sabihin, nagbigay na naman ng information sa atin si router. Okay, na ito may nangyari na naman dito. Ito, i-update kita. Yan yung logs. So, ngayon, check natin mga ka-IP.
Okay. So, syslog server. Punta tayo sa syslog server. Services. Tapos syslog. Okay. Make sure naka-on yan. Okay. Ngayon, try natin mag-gumawa ng isang scenario sa router. Let's say, for example, nag-configure tayo ng loopback interface. Pero again, make sure pingable or reachable yung syslog server from router. So, bago natin gawin yun, ping muna natin yung syslog server. Ayun, mga ka-IT, pansinin nyo. Hindi siya napiping. Okay, ako sinetap ko na to pero di ko alam kung ba't hindi siya napiping. Check natin kung may nalagay akong IP address. Ayun, may nalagay naman ng IP address. 192.168.1.1 naman siya. Okay, check natin. So, ngayon, check natin yung IP address ni. Ah, okay. So, mali tayo. So, dapat 192.168.1.254. Okay, so palitan natin to mga ka-IT. 54. Yan. Troubleshoot tayo, di ba? Sa mismong vlog natin. So, check natin yan. Papalitan natin. So, 150. Lagging host 192.168.1.254. So, ito pala yung syslog server natin. Yan. At least, nag-troubleshoot tayo, di ba? So, end natin. Pag in-end natin, ayan. Nagbigay na naman siya ng logs. Di ba? Ito yung tinatawag natin ng mga logs. So, in-inform tayo ni router. Okay. Ito yung nangyari sa router na to. Yan. So, ping muna natin si 192.168.1.254. Pingable siya. Okay. Check natin yung syslog server. Check natin to. Okay. Gawa tayo ng isang instance. Okay. Kasi, for example, nag-configure ako ng loopback interface. Okay. So, may lumabas na logs, di ba? O, sabi natin. Let's okay. So, let's say, for example, nag-configure tayo. Okay. Check natin yung logs. Check natin yung syslog server. Okay. Ayun. Ayan nyo. May lumabas na. Ayan. Pansin ninyo mga ka-IT. Sa syslog server. Okay. May lumabas na mga messages. Okay. So, host name. Ito. Tapos yung message niya. Ito. Ito yung mga kaganapan. Okay. So, ngayon. If kahit nag-restart itong router natin, dahil nalipat na yung mga logs na yan dito sa syslog server natin, may history yan. So, mga ka-IT, tatandaan nyo, ang syslog, okay, maganda siya, okay, best practice yan na meron tayong syslog server wherein kapag nagkaroon ng issue sa mga network devices natin, nag-reboot, okay, kung may syslog server tayo, pwede pa rin natin ma-investigate, pwede pa rin natin ma-check yung mga previous logs na nangyari doon sa network device na yon. So, hopefully mga ka-IT, itong very simple explanation ng syslog server, may nakuha kayong idea. Sa mga next videos natin, explain ko sa inyo ano yung mga severity, ano yung mga facility, paano yung formatting ng mga syslog messages natin. Explain natin yan. Don't forget to subscribe mga ka-IT.